but with God, all things are possible. Truly, brothers and sisters, with God, nothing is impossible because God is so very powerful. And how we will know it? May misa po kasi, o madalas po kasi, ang mga tao po ay laging namumblema. Sa tao po kasi, ang tingin ng tao ay imposible, especially po pagka marami na pong problema. I have witnessed a person who got paralyzed. No? Yung pong na-paralytico po siya, hindi na po makapagsalita, hindi na po madala ang kanyang katawan dahil sa pagkaka-paralyze siya, inatake po siya. But you know, brothers and sisters, truly, with God, nothing is impossible. Through prayers of brothers and sisters, of His loved ones, wife, children, relatives, and His community, little by little, naka-recover po siya. Little by little, nakagalaw po yung kanyang katawan. Little by little, nakapagsalita po siya. And wala po yung pagkautal niya. And little by little, nakakalakad na po siya. Nakapagpupuri na po siya sa ating Panginoon. And truly, brothers and sisters, I have witnessed with God, nothing is impossible. How? Ang hirap po kasi, kapatid, sa totoo lang, yung sasabihin po natin na sa Panginoon ay walang imposible. Pero sa atin po, iniisip natin at sa kalooban po natin, paano magiging posible yan? Paano makakaon sa akin problema? Paano pang gagaling yan? Na-stroke na yan. Kasi ganito yan. Marami na po nangyari sa kanya. Marami sa kasalanan. Naabuso yung kanyang katawan. Kaya, how? We need more miracles. Yun ang madalas na sinasabi natin. You know, brothers and sisters, Jesus is the source of everything. Siya po ang pinanggagalingan ng lahat. Siya ang provider po natin. Siya ang alam niya po kung ano nangyayari sa atin. Pero paano natin mauunawaan lahat po ng yan? Until we find a good and a mutual relationship with Jesus. Life will not be really make sense. Sa totoo lang, pagka po wala po tayong, hindi natin nakilala ang ating Panginoon, wala po tayong relationship sa ating Panginoon. Sa totoo lang po, ang buhay po natin ay nakahang pa rin eh. Ang buhay po natin ay wala pa rin pong meaning. In relationship with Him, we will find God's wisdom. We will find God's power. Doon natin maunawaan na ito pa ng Panginoon na ito na natagpuan natin, siya po pala ang source ng lahat. So, wala tayong dapat alalahanin. Wala tayong dapat anxiety sa ating po buhay. Kaya nga kapatid, napakaganda po ng mga yung magkakaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon. I, my family, my wife, experienced that little by little. For 33 years with the Lord, hindi po ito overnight. Hindi po after our illnesses, tapos na. Step by step. May mga pangyayari pa rin po, kaya nga may tinatawag pong transformation. Transforming our life with Jesus. Yung pong buhay po natin ay ina-arrange po ng ating Panginoon. If I may explain it, if I may relate it, brothers and sisters, para po bang ang buhay natin sa lumang buhay ay magulo? Nagkagulo-gulo, parang isang puzzle na bumagsak, nagkahiwa-hiwalay. Now, we will lay it down to Jesus. Ito na ngayon. Panginoon, ayusin niyo po ang aking buhay. Ayusin niyo po yung pamilya ko. Ayusin niyo po hanap buhay ko. Ayusin niyo po yung aking katawan, ang aking physical na pangatawan. With God, nothing is impossible. I have experienced that. God arranges everything. You know, brothers and sisters, ang sarap i-share sa bawat isa po sa atin. Pagka ikaw nakilala mo na ang ating Panginoon, pag nagkaroon ka na ng maganda relationship sa Kanya, kapatid ko, doon mo makikita at doon mo mararanasan kung paano kumilos ang Diyos sa buhay po natin. At kung paano po ma-develop yung pagtitiwala natin sa Kanya. Our trust, our faith in God. Siya mismo, ang faith po kasi ay regalo ng ating Panginoon. At ang gagawin lang po nating hakbang is make the first step. First step to encounter Jesus, to know Him, and then little by little, siya mismo magpapakilala po sa atin. Open our mind, open our heart, open ourselves to our Lord Jesus Christ. And He Himself, makikilala po natin siya ng gusto. Friends, people of God, sa pangyayari po ng buhay,
Marami po, even as a renewal na po tayo, even meron na tayong relationship sa ating Panginoon, hindi po nawawala ang problema. Lahat man po nagkakaproblema eh. Pero how we will handle the problems, it is because we know that Christ is there. Para po bang kapatid ko, ang mga disipulo nasa bangka si Jesus, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng worry, nagkaroon ng anxiety, na problema. Eh, hindi nila naalala na ang Panginoon ay kasama. So kung ikaw, kung ako, tayong lahat kapatid, alam natin na ang Panginoon ay lagi nasa atin. Why we worry? Bakit po tayo mag-aalala kung talagang naniniwala tayo na siya ang source ng lahat? Siya ang source ng kapangyarihan. He has the power, no, to stop the flood, to stop the storm in our life, brothers and sisters. Start knowing Christ. If we will know Christ, brothers and sisters, we will believe in Him. Kasi pag hindi mo kilala ang isang tao, ang isang bagay, hindi ka maniniwala. At pag nakilala mo si Jesus, matutuwa ka, kapatid ko. For sure, ikaw ay magkakaroon ng pagtitiwala sa Kanya. At pag ito ay nagtiwala na, ikaw po ay sasandig o ikaw ay mananampalataya o we will be having our true faith in God. Whatever comes into our life, we will rely on God. Because God is always there. Hindi Kanya po ina-abandon, hindi Kanya po kinalilimutan. Kasi mahal ka ng Diyos. With God, nothing is impossible. Because He is the source of everything. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, help us to know You more, O Lord God. Help us, O Lord God, to seek You more, so that we may establish your belief in you, O Lord God, and totally trust and have faith in you, O Lord. All these things, Father, we ask and we pray in the mighty name of your Son, Jesus, the Father, the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you and God bless us all, brothers and sisters. Again, this is Brother Vic Cabral of Simple Thought in Life. Amen.